Ngayong ikawalumput isang kabanata ng Barya Barya at Papel Papel, ako ay nakabili ng mga barya mula sa lungsod ng Paranaque sa halagang 150 piso. Nangyari ito noong 16 na Marso taong 2024. Matatanaw na ang bag na ito ay mayroong 10 barya sa looban nito. Sa walang pagtatagal, nandito na ang aking basin ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang buksapot na maaari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya, salaping papel, mga isyong pantasya ng mga barya, o mga token, gayon din sa pagbibigay ng impormasyon nito. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nirekomenda para sa mga kolekto na nanonood sa videong ito. Ang unang barya sa videong ito ay nagmula sa Europa at ito ay galing ng Alemania. Sa harapan, itinatampok dito ang tumutubong halaman ng oak. Ang taon ng paggawa nito ay 1969. Itinatampok naman dito sa likuran ang isang palamuting centeno. Ang marka nito ay D, gawa sa Munich. 10 Pfennig. Tinanggal dito sa sirkulasyon noong 31 ng Disyembre taong 2001. Ang pangalawang barya ay nagmula sa isang bansa sa Timog Amerika na mayroong pinakamaraming nagsasalita ng Portugues, Brazil. Itinatampok dito sa harapan ang isang tapa ng goma. At ang taon ng paggawa nito ay 1961. Itinatampok naman dito sa likuran ang naka-istirong watawat ng Brazil, 10 Cruzeiros. Nagmula sa kaparehong bansa. Kasalukuyan itong ginagamit kasama na rin ng mga denominasyong 5, 10, 25 at 50 sentimo. Sa harapan, itinatampok dito ang pinuno ng republika at ang nakalagay na Brazil sa wikang Portugues. Itinatampok naman dito sa likuran ang naka-istirong watawat ng Brazil at ang mga palamuting geometriko, isang real. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2007. Patungo naman sa isang bansa sa silangang Aprika, Kenya, itinatampok dito sa harapan ang kauna-unahang pangulo ng Kenya na si MZ Jomo Kenyatta. Sa likuran, itinatampok dito ang sagisag ng Kenya. 5 sentimo. Ginawa ito noong taong 1967. Sa ikalimang barya patungo naman sa isang bansang nasa gitna ng Dagat Pasipiko, Fiji. Sa harapan, itinatampok dito ang isang uri ng isda na ang tawag ay Bariwothe. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2012. Itinatampok naman dito sa likuran ang isang bangkang tinatawag na Tamakau, 50 sentimo. Pabalik naman ng Europa, Portugal. Itinatampok dito sa harapan ang sagisag ng Portugal. Gayun din sa tali nito sa itaas. Ang taon ng paggawa nito ay 1997. Itinatampok naman dito sa likuran ang isang disenyo na minansyang bintanang gawa sa salamin, 10 eskudo. Sa isang bansa sa gitnang silangan, Syria, itinatampok dito sa harapan ang sagisag ng Syria. Ang taon ng paggawa nito ay 1976 o Hijri 1446. Itinatampok dito sa likuran ang Citadel ng Aleppo. Ito ay mayroong denominasyong 5 libra. Ang isa pang version na aking binili sa Central Bikutan sa lungsod ng Taguig noong Setyembre taong 2018 ay mayroong latent image
na mayroong taon ng paggawa na taong 2003. Pabalik naman dito sa Europa, Suiza. Itinatampok dito ang larawan ng mukha ni Libertas, isang diyosang Romana ng kagandahan. Ang taon ng paggawa nito ay 1987. Sa likuran, itinatampok dito ang isang ret na mayroong disenyong sangay ng binong ubas at ang tari sa ibaba. Limang lapen. Sa baryang ito, makikita naman ang kaparehong tampok nito katulad ng limang lapen. Sa pagkakataong ito, ang taon ng paggawa nito ay 1929. At ang huling barya sa bidyong ito ay nagmula sa Taiwan. Sa harapan, itinatampok dito ang mga barya. At ang taon ng paggawa nito na CR88 o taong 1999. Makikita sa larawang ito ang halimbawa ng mga barya katulad ng 5 dolyar, 10 dolyar, 1 dolyar, 50 dolyar, kalahating dolyar, lumang 1 dolyar. Sa likuran, itinatampok dito ang nakasulat na teksto ng 50th anibersaryo ng bagong dolya ng Taiwan. Ipinagdiwang nito ang 50th anibersaryo noong taong 1999. Makikita naman ang denomination nito ay 10 dolyar. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga barya na aking binili sa lungsod ng Paranaque noong 16 na Marso taong 2024. Ang pinakamaganda dito para sa akin ay itong una ay 50 sentimo ng PG. At ang pangalawa naman ay ang baryang panggunita ng Taiwan. Maaari lamang kayo magkomento sa ibaba kung alin ang inyong pinakapaboritong barya na aking binili roon. Magkita muli tayo sa 82nd kabanata ng Barya-Barya at Papel-Papel.